Ngayon ko lang nalaman na pag bata-bata pa pala or medyo mura pa yung palang or winged bean or sigarilyas, eh hindi mo kailangang linisin yung parang tinatanggal dito na parang balahibo or parang thread. Ayan o. Galing. So dulo lang yung nililinis natin. So ngayon, ginagawa natin is kinuha lang natin yung mga fresh ingredients dito sa farm. Prepare na muna natin yung ating aromatics. So panggigisa natin dito, syempre yung ating bawang. Then yung ating sibuyas. Since mainit na yung ating pan, lagyan tayo ng mantika. Yung ating tinapa flakes. Tapos ihabol na natin yung ating panggisa. Yung ating gata. Season lang natin yan ng konting salt, pepper, pang-balanse syempre, sukal. And konting angas, sili. So habang inaantay natin kumulo yung ating pinaka-sauce, yung ating gata, pwede na nating slice yung ating mga gulay. Ako personally, ito yung gusto kong consistency kasi pag nilagay na natin yung mga gulay, magtutubig pa yan. So, depende na lang. Kung gusto ninyong mas malabnaw yung pinakasabaw niya, pwede nyong isabay-sabay na yan lahat. Dahil medyo mas mabilis maluto yung ating kangkong, yun yung ating ihuhuli. And of course, more angas para talagang gigising ka. Sap tayo ng green na sili. So at this point, luto na siya. So papatayin na natin yung apoy. Tatakpan ko lang para mas lumabas pa yung katas niya. Pwede tayo mag-serve. Mga sirs, tayo po'y magsalo-salo. Thank you. Yan po yung ating basil duck. Kakamain pero, ko na lang, chef. Oo nga po, ako hindi na magkakon. Ito pa. Kamusta naman po? Masarap. Delikado to, chef. Baka maubos ang pato ko dito. Kayo sir, pag nagkakapay kayo ng pato, anong usual na luto? Kaldereta? Ginataang adobo. Which is yung usual dito sa area. Yeah. Masarap din. Yeah. Kung gusto ko pa ng kanin. Ganda ng kanin nyo sir ah. Swak lang yung blend niya. Matamis-tamis. Yeah. Konting spice ang hang. Yeah. Panalo.